Nakalagay dito, remove side edges first. So ano daw tatanggay natin? Edges. Talaga may pagkatanggay ito. Di, yung first Remove side first. Oh, yung first ang tatanggalin mo. Ay, yung first lang daw. Di mo alam. Tanga talaga. So what's up mga KDs? Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, mag-unbox tayo ng tawag doon? Unbox ba o mag-tear here tayo? Teardrops. Teardrops yun. So kung bago ka lang sa aming channel, please click subscribe. And click na rin yung notification bell icon para updated kayo sa aming video. So ginawa namin tong video na to para i-share at magbigay na rin ng guide kung paano namin na lagpasan lahat ng pagsubok, challenges. Di ba yung maganda na sa amin sinabi? Kaya sabay-sabay natin mamayang punitin. Pati yung laman punitin niya. Punitin ang sila! For today's vlog, magbibigay kami ng 8 tips. And guys. So, ang unang tips na sasabihin namin sa inyo, mag-isip kayo ng magandang pangalan ng YouTube channel nyo at logo. Siyempre, pagka halimbawa na lang, yung hilig mo talaga is gaming. Siyempre, yung pangalan mo, parang kami, siguro KDs Gaming. Kung foods naman, about foods, about travel, parang yung iba, nilalagyan nila ng adventures. Tapos yung sa logo naman, syempre pag mag-iisip na ng YouTube channel mo, isip ka na rin ng magandang logo, yung nakaka-attract, yung pagtitignan mo pa lang. Wow. Magic. Yung mapapaklik ka talaga ng subscribe, you know? Tapos syempre para mabilis tayo ng birto na agad. Number two! Syempre, number two! Ulit-ulit na naman eh. Syempre, bago magsimula yung videos mo, kailangan mo ng magandang intro! Bawa yung intro namin, ganyan. Hindi man siya ganda-kagandahan, pero nakaka-track naman siya. Kung pwedeng, kung mag-isa mo lang, gumaganon-ganon na, gumaganon. Sige, para mabilis tayo, number 3! So, number 3 ay tantara! Hindi magsimula ang YouTube mo pag walang content! Yun, mag-isip ka ng magandang content. Content. So, number 4. Ang pinakauna kasing requirements ni YouTube. Ang kailangan arte. Mong maka 4K hours. And 1K subscribers. Alam mo yung 4K hours? Sunod-sunod na 6 months. Pre. Equivalent to 6 months! Talaga may pagkatanga ito. Equivalent to. Ikaw na mag-equivalent. So, imagine mo kung gaano kahirap, tapos nagsisimula ka pa lang, meron ka pa lang 10 subscribers. Yung 10 na subscribers pa yun, si ate mo, si kuya mo, si ading mo, si papa mo, gano'n. Lolo ko, si Binsan mo, si tita mo, si tito. Napakahirap yun, di ba? Pero syempre, kung meron namang mga friends, yun, relatives, mga friends, pamilya, mga tunay na kaibigan, kay shoutouts dyan sa supportive friends namin. Shoutout sa inyo kung napanood nyo to. Thank you! Thank you ulit. Tapos? What? Tapos? Tapos? Tapos number 5! Number 5! Yung background ng vlogs nyo. Siyempre, lagyan nyo naman habang nasasalita kayo. Yan yung tumutulog na to. Lagyan nyo ng ganyan para gumanda yung background. Yung vlog nyo. Ganyan. Ayan, ang tumutulog na yan. Yan! Parang ulit! Ganun pala yun? So, number 6! Isipin nyo yung quality ng videos nyo, hindi yung quantity. So, quality, not quantity. So, kung i-edit nyo ng musto, edit mo ng tapos i-edit pa mo ulit, ng 3 months, ganun. Pagtsagaan mo kasi kailangan mo ng magandang quality. Huwag kayong mag-isip sa quantity. Kung may ma-upload lang kayo, upload kayo ng ganito, upload kayo ng ganito. Huwag yung isipin yun. So, number 7.
So, ang number 7 namin is patience. Oh. Mahabang pasensya. Yung aabot dito. Pasensya. Sa pag-edit pa lang, kailangan na ng mahabang pasensya. At syempre, ang pinakamaganda ay ang ma-receive. Oh. So kami kasi almost 5 months. Yan o, natatakan siya ng ano, lagi na lang namin dito. Natatakan siya ng Santiago, December 15. So, dumating siya sa dito sa kanila. Noong December 23. Tapos, na-receive nila dito last week of January na. So imagine mo kung gaano katagal sila mag-postal. Siguro sa dami rin nito. Tinanggal na nga ni Google Ads yung ads natin eh. Then lastly, number 8 tips. 8. Ito yung pinakalas ng tips namin. Siyempre ang tiwala sa sarili at tiwala kay God. Kasi kung wala kayong tiwala sa sarili nyo, tiwala sa inyo, kung dalawa kayo, marami kayo, wala kayong magagawa, tapos wala pang nanonood. Pero sabihin ko sa inyo, meron isa, 10, okay na yun. Okay na yun na sumusuporta sa inyo, kasi darating yung araw, yung hindi nyo pakakilala yung susuporta sa inyo. Kaya dapat magtiwala kayo na kaya nyo to, kahit wala kayong subscriber, kahit walang sumusuporta sa inyo, kaya nyo, magtiwala lang kayo. Kasi kung gusto mo, mangyayari talaga. At syempre, tiwala kay Lord. Kung gusto mo at gusto niya rin, bibigyan niya sa'yo yan. Kaya, pinakalas talaga namin na tips. Trust. So, magbibigay kami ng additional guide, mga kakidis. Syempre, dapat iisa lang ang gamit niyong cellphone and Gmail account. And syempre mga kakidis, dapat sa isang cellphone is isa lang din yung gamit nyong YouTube channel. Then additional na guide namin dun sa background, huwag kayong maglalagay ng ginawa mismo. Kung kunyari, yung kanta ni ganito, ilalagay mo dyan. Kasi ika-copyright ni YouTube dyan. Then lastly na guide, dun sa may Google pin, huwag na huwag kayong gagawa ng bago. Dapat stick to one lang kayo na Google AdSense account. Hindi kasi pwede ang dalawang dalawa. Google. Parang hindi pwede pati ang dalawa. Ay, sorry. Kaya ito, bubuksan na namin. Nakalagay dito, remove side edges first. So, ano daw tatanggal natin? Edges. Alam mo, pagkatanga ito. Hindi, yung first ah. Remove side first. Oh, yung first ang tatanggalin mo. Ay, yung first lang daw. Hindi mo alam. Tanga talaga. It's your drops mo na. She's the reason for the teardrops of my guitar. Ito yung video namin nung ano, nung sinabi niya sa akin. Nalay ko dito. Oh, gagamitin ko tong cellphone niya para i-verify. Ako gumawa dyan, ako gumawa. You have slain an enemy! Pati mag-edit, wala kang tinutulong. Double kill! Grabe ka naman! What? Hindi pa, wala pa. Alam mo eh, pagkatanga ito. Pa, wala pa. Wala pa eh. Remove edges kasi. Ay, edges kasi. Huwag mo titignan na. Huwag mo titignan. Pera ba yung? No! Maglagin tayo sa Google AdSense. www.google.adsense. Step 2. Click the gear icon in settings. Tapos and select payments. Step 3. In the left navigation bar, click account information then click verify address. Ganun ang pagbabasa. Step 4. Ang pangit! Ganito ba? Hello, Pina! Sita Pierce on the right and click submit pin!
Hindi natin sunundan to. Ito na lang yung pinaka-home lang ng Google AdSense. Bali, tinanggal na ni Google AdSense yung ads namin kasi hindi pa nga namin siya na-verify. Magbibigay lang kasi si Google AdSense ng 4 months. At least 4 months dapat na i-verify mo na yung PIN mo. Dun sa 4 months na yun, pag hindi pa dumating ng 1 month, mag-resend na kayo ng PIN. So ituturo ko dito, lalagay ko dito kung paano yung pagpindot ng resend PIN kung hindi mo pa siya na-receive ng within 1 month. Si Google AdSense kasi dapat makakatatlong ata, tatlo ba o apat ka na makapag-resend ng PIN. Para kahit hindi dumating si Google AdSense PIN, pwede mong siyang i-verify through identification card. So, ganun na kasi ngayon. Dapat mayroon kayong isang at least government-issued ID para ma-verify mo na yung Google PIN mo kahit hindi pa dumarating tong ganito. Yun ang mali namin. Huwag kayong mag-antay ng 4 na buwan. Kami kasi inantay namin to. Bago nyo magawa yung paglalagay nyo ng verification gamit ng identification card, dapat sundin nyo tong mga to. Na-verify na natin yung Google AdSense PIN dati. Kaya, meron na naman tayong ads. So yun, mga kagiris, sana nakatulong kami at nakapagbigay kami ng tips and guides. Na hikayat namin kayo na magtiyaga pa. So, mahabang pasensya, tiwala, katulong sa amin namin kanina. So yun, bago kami mag-end ng video na to, so sa mga yung baguhan at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell icon. Sa simpleng way ng pagtulong nyo gamit ng panonood ng ads na lumalabas ngayon, sa pag-click ng ads, malaking tulong na yun para sa amin. Kaya, God bless more. And thank you po sa mga relatives namin, friends, and syempre sa aming mga supporters. And supporters. Maraming salamat po. And yun, see you again on our next videos. Bye. Oh no. Wala nang ginagawa. Thank you. Thank you.